ay Farsign, Aries, Leo, and Sagittarius. The Sir Gem, in your tarot reader. So Farsign, alamin natin ang sitwasyon na na-encounter or may encounter mo. Just a reminder, this is a general reading. So this may or may not resonate with you, so don't take it personally. This is just a guide. This is also a timeless reading. So kung mapanood mo ito sa ibang panahon at ibang pagkakataon, possible na nakatadhanang mapanood mo ang reading na ito. Maaaring yung mga advice at messages na mag-pull out natin ay makatulong sa iyong sitwasyon. Also, please like, share, comment, and subscribe for more videos. Farsign, Aries, Leo, and Sagittarius, salamat sa pagsuporta at pagsubaybay sa ating channel. Na-appreciate ko lahat ng comments and messages nyo sa ating videos. Farsign, Aries, Leo, and Sagittarius, give me your energy. Farsign. You have 7 of Wands, a Farsign. Page of Swords, an Air Sign. And Ace of Wands, a Farsign. Okay. Farsign, Aries, Leo, and Sagittarius, maaring ikaw ay connected sa kapwa mo, Farsign. Aries, Leo, Sagittarius, and an Air Sign, Gemini, Libra, and Aquarius. I'm sensing here, Farsign, with the Page of Swords, maaring meron kang nalaman or natuklasan. It feels like yung katotohanan. There is something na na-reveal. Diba? May nakapagsabi sa'yo, napag-alaman mo, or ikaw mismo yung nakakita. Page of Swords. This is something new. Bago pa lang. Fresh pa. You have 7 of Wands in your energy. There's a struggle. Maaring hindi maganda kung ano yung nalaman or natuklasan mo, nakita mo, or napag-alaman mo. 7 of Wands. Pero tinatry mong magpakatatag. Diba? Even though hindi ka okay sa katotohanan na nalaman mo, tinatry mo maging confident pa rin. You are gaining your strength actually. Farsign. Yung tipong ayaw mo magpadala sa kung ano yung nalaman mo. Let us see. Let us clarify that later on. And you have Ace of Wands. In the near future, Air sign, I mean Farsign, Aries, Leo, Sagittarius, Ace of Wands is a new passion. There's a new passion that is coming into your way. Let us clarify that. Give me the Page of Swords for Farsign, Aries, Leo, and Sagittarius. Give me the Page of Swords. The Magician. The Magician energy tells me na maaring may manluloko. May nalaman ka na katotohanan about this person na isa siya sa manluloko. Diba? Yung hindi nagsasabi ng totoo. Magician. Tinitrick ka lang niya. Ganun yung magician eh. Yung tipong paniniwalain ka niya, pero ang reality ay hindi pala. Maaring na pag-alaman mo, natuklasan mo, nalaman mo na may panlilin lang yung person na ito. You are connected with someone na magaling magtago ng katotohanan. Diba? Magaling mang-trick. Manlin lang, the magician energy. Pero dahil napag-alaman mo na, maaaring meron kang napagtanto or na-realize. Meron kang natutunan. This is something na parang nagkaroon ng enlightenment sa buhay mo. Diba? Hindi ka na magpapaloko or magpapalin lang. Let us see the 7 of Wands in your energy. Give me the 7 of Wands for Farsign, Aries, Leo, and Sagittarius. Knight of Cups, a water sign. Possible na ikaw ay connected with a water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. I'm getting here, this person is making an apology. Maaring nagbabalik siya sa buhay mo.
Ng taong nanloko, nanlinlang, hindi nagsabi ng totoo, ng trick sa'yo. It feels like this is an apology, Knight of Cups. Maaring this person will send a message, will contact message or call you. But you are blocking the person, Seven of Wands. You are ignoring the person, Fire Sign. Ayaw mo siyang makausap. Dahil sa nalaman mo, natuklasan mo, kung ano man yung sinabi sa'yo, kung ano man yung information na nagbigay ng reality or katotohanan sa'yo. Knight of Cups, it feels like gusto niyang humingi ng sorry. Pero you are ignoring this person. Dahil parang hindi mo matanggap na nagawa niya yun sa'yo. Kasi pinagkatiwalaan mo siya eh. Diba? Yung tipong sinira niya yung tiwala mo. At nag-iba na ang tingin mo sa person na ito. Hindi na kagaya ng dati. Kasi minsan, far sign, kapag nalaman natin na niloloko tayo ng tao, karelasyon mo man yan, kaibigan, relatives, kahit sa pamilya. Diba? Pag nalaman mong naloko ka or niloloko ka niya, there's a betrayal. Nandun na yung pakiramdam na hindi ka na at ease sa person na yun. Yung parang hindi ka na kampante na magtiwala. Takot ka na magtiwalang muli. Let us see the Ace of Wands in your energy. Give me the Ace of Wands for Fire Sign, Aries, Leo, and Sagittarius. You have Four of Pentacles, an Earth sign. Taurus, Virgo, and Capricorn. Possible na ikaw ay connected with an Earth sign. Fire sign with the Ace of Wands and Four of Pentacles, this energy tells me na magpakatatag ka, di ba? Kung ano man yung nalaman na natuklasan mo, maaring nakaramdam ka ng pagkalugmok sa buhay, di ba? Yung parang panghihina sa iyong sarili na down, feeling down. With Ace of Wands in the near future, far sign, gumawa or humanap ka ng paraan para makaget over ka, makamove on ka sa pinagdaanan mo, sa betrayal na kinakaharap mo ngayon, sa sadness or kung ano man yung pinagdadaanan mo, yung anger na nararamdaman mo. Diba? Huwag kang mawala ng pag-asa. Four of Pentacles. Gumawa ka ng paraan para mag-improve yung buhay mo, hindi pa huli ang lahat. At hindi pa tapos ang mundo, di ba? Kung ano man yung nalaman na natuklasan mo ngayon, kung ano man yung nagpa-realize sa'yo, lagi mong isipin may purpose yan, may dahilan. Maring kailangan mo talagang merong matutunan. And with the Four of Pentacles, do something, di ba? You can still do something. Kahit na may nawala na sa buhay mo, kung ano man yung nalaman mo, kahit ini-ignore mo na yung person na ito, meron ka pang pwedeng magawa na makabuluhan sa buhay mo. Let us get more energies for Fire Sign, Aries, Leo, and Sagittarius. I'm also sensing here Fire Sign with Ace of Wands and Four of Pentacles, parang takot ka nang magtiwalang muli. Kung meron mang bagong dumating sa buhay mo, parang hindi ka basta-basta magtitiwala. You have change in your energy. Diba? May pagbabago talaga. Sa nalaman, natuklasan mo, napag-alaman mo, na-realize mo, things will change differently. May pagbabagong magaganap sa buhay mo at sa connection mo with this person. You have courtship. Merong manunuyo. Gaya nga ng sabi ko, maaaring itong person na ito mag-message sa'yo. Mag-send ng message
Diba? Talagang decidido siya to make a move. Be ready for that message. You have mature man. Maaaring meron siyang na-realize. Possible din na energy mo to, far sign. Meron kang na-realize na pagtanto. Mature man. Gaya nga ng sabi ko, pinagdadaanan natin yung mga problema sa buhay dahil may purpose yan. Maaaring may kailangan tayong matutunan. You have a gift. You will receive a gift from your person. A gift of para lang makapag-apologize sa'yo. Diba? Maaaring a gift na maging okay na kayo. Be ready for that. And you have expectation. Diba? Too much expectation sa isang tao will lead you to disappointment. Kaya never expect. Madidisappoint ka lang. Ikaw lang ang madidismaya kapag hindi nagawa yung mga expectation. Lalo na pag nalaman mong sinungaling pa yung person na involved sa'yo. Let us get more clarification for Fire Sign, Aries, Leo, and Sagittarius. Okay. Four sign you have here. Four of Pentacles again. Diba? Takot ka nang magtiwalang muli. Nadala ka na. Ayaw mo nang masaktan. Maaaring para sa iba, ayaw mo na rin mag-expect sa ibang tao kasi mali-let down ka lang. You have the Devil energy. This is a strong Capricorn. Possible na ikaw ay connected with a Capricorn energy, but there is something in your situation na hindi maganda. There's a negative energy. There's a controlling, manipulation, panlilinlang, panluloko na you have to avoid. You have the Hierophant. This is a strong Taurus. I'm getting an earth sign in your energy. Possible na ikaw ay connected with an earth sign, Taurus, Virgo, and Capricorn. With the Hierophant, fire sign, maaaring ang iba sa inyo ay kasal. This is about your relationship with your person na kasal kayo, di ba? Meron kayong commitment sa isa't isa. May pangako sa isa't isa. Kung ano man yung nalaman or napag-alaman mo, natuklasan mo, fire sign, maaaring nasira kung ano man itong commitment nyo. You have Queen of Cups. Maaaring ikaw ay may anak, kayo ay may anak, di ba? Sa nalaman, natuklasan mo, maaaring nadamay yung mga anak nyo or anak nyo. Anak mo. Resonate as it is, far sign. But Queen of Cups, you are taking care your family. Even though wala na yung person na ito sa buhay mo, even though binablock mo na yung person na ito, parang hindi mo hahayaang madamay or masaktan yung taong mahal mo. Yung anak mo, yung pamilya mo. Ten of Pentacles. Ayaw mo silang madamay. I'm also getting here na maaaring ang iba sa inyo nasira ang pamilya dahil sa kasinungalingang natuklasan mo. Let us see. Fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius. Angel guide him sa message for fire sign. Okay, for sign you have here, choose a new direction, new beginning, change in your life. Trust, ask for help from others, get more information, no answer, yes answer, and you are ready. Okay,
For sign Aries, Leo, and Sagittarius, I'm really getting here na even though marami kang pinagdaanan sa buhay mo, huwag kang mawalan ng pag-asa. Diba? Just trust. Tiwala lang. Choose a new direction in your life. Ask for help sa pamilya mo, sa mga kamag-anak mo. Ask your help from your angel to guide you. Get more information about the situation bago ka magkaroon ng final decision. No answer always will lead you to a right direction. Diba? Pag pinagsasaraduhan ka ng pinto, may bintanang magbubukas. And yes, you are ready. Just go on with your life. Even though mahirap yun gawin, pero yun lang ang tanging paraan para makamove on ka at maging masaya sa buhay. So thank you for sign Aries, Leo, and Sagittarius. Please like, share, comment, and subscribe for more videos. Thank you for sign.